Tatlong beses binaril ang isang sawa na nirescue sa Cebu. Hindi alam kung sino ang may gawa nito o bakit ito binaril. Yung dalawang bullets are removed immediately. Ang pinaka hinuli ko is yung nakabuon mismo doon sa buto na hindi namin agad makita specifically kung nasaan siya. Ito siya yung parang nasa may spine niya. Nasa spine na niya. Yeah. Sakit, masakit. Sorry, baby. Dahil nakatago at pumasok na siya further down. I was already at the point na parang iiwanan na lang natin at hindi natin, baka hindi natin makita. Parang ano to eh, needle na haystack eh. Hanggang sa makapako kung nasaan ang bala. Ito, I got it. Okay. Relax tayo. Maya-maya. Sorry, bebe. That's it. Got it. I got all three of them. Thank you very much, doctors. Meron tayong tatlong bullets na nakita dito sa loob. Yung isa, nakakapa natin from the outside. It's very superficial. However, yung isa dito sa spine, ayun yung medyo mahirap dahil hindi natin siya makapasa sa labas, no? So, ang temperature nito is gonna go down, it's gonna drop. Kailangan natin siya ilagay sa area na very warm. Yung dalawang nauna, tingnan mo kung makikita mo parang buo pa rin, no? Kasi nasa flesh sa laman siya tumama. But the last one, this one, pinakadurog. Kaso mismo tumama siya dun sa buto. Let's just hope na walang permanent damage na magawa siya sa spine. But the good thing is we were able to remove all three bullets na nandito sa katawan niya. Kapag hindi siya natanggal, so the body will protect itself by forming abscesses, no? Mag-ibabalutin siya, magkakaroon ng cyst formation. Ayun yung mismo magiging problema ng hayop, no? So just to be sure, tinape natin yung bibig niya para if ever may chance na makawala siya dito sa incubator, hindi siya makakapag-harm ng ibang animals. And also, kailangan kasi natin siya ilagay dito sa incubator to regulate the temperature to around 30 degrees Celsius. That will encourage healing at saka yung thermoregulation niya. Iwanan natin siya dito ng mga 30 to 24 hours dito sa Animal Kingdom Veterinary Hospital. Babalikan natin siya tomorrow and hopefully by then, mas malakas na siya. Okay, more than 12 hours after nung inoperahan natin yung pasyente nating python, kakamustahin natin yung kalagayan niya ngayong umaga. So, kamusta siya the whole night minantayin niyo? So far, gumagalaw-galaw naman po siya. Mm-hmm. Tapos nung gabi na parang umaakyat siya sa nung gahanap siya ng butas. Ah, talaga? Oo. Okay. Tapos nung umaga na, okay naman siya. Okay. So those are good signs, no? Trying to escape. At least yung mga wild instincts niya nandyan pa. At saka yung writing reflex niya, ibig sabihin nakadiretso na siyang ganyan. That's a very good indication of improvement and recovery kapag sinubject natin yung isang python sa anesthesia. Transfer na natin siya dun sa area kung saan siya magpapagaling. Mm-hmm.